Wala nang isang linggo bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ng palasyo, finishing touches na lang ang kailangan para dyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journo, Julie Baiza. Pesto. 95% ready. Yan na raw ang status ng preparation para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Sa pinakahuling interagency meeting, pinal na nga hawak sa coverage ng SONA ang RTVM at hindi na si Presidential Advisor on Creative Communications Paul Soriano. Yung mga veterano nila, sabi nila kayang-kaya nila yan because these people, yung RTVM staff, all the events, no, where the president is a main guest or keynote speaker, silang nagko-cover, so they know what to do already. Hinihintay na lang daw ngayon ang final guest list ng bawat opisina. Pero sigurado ng present sina Vice President Sara Duterte, dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at dating Pangulong Erap Estrada. Wala namang confirmation kung dadalo rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakita naman ng House Secretary General ang dadaan ng ruta ni Pangulong Marcos. Mula chopper ay sasalubungin siya ng House Speaker at Senate President sa kadidiretso sa Executive Lounge kasama ang First Lady. Sa South Lounge naman ang holding area ng First Family, habang sa North Lounge ang mga senador. Sa Romualdez Hall naman ang mga cabinet member at diplomatic corps. Lalakad na ang Pangulo papasok sa plenary, mag-aalas 4 ng hapon ang umpisa ng State of the Nation address. Filipiniana at Barong Tagalog ang motif para sa mga pisikal na dadalo sa SONA sa plenaryo. Filipino food din ang isa-serve na pagkain pagkatapos ng SONA. Hindi na rin required ang antigen test sa mga bakunadong guest. Nasa higit 2,000 ay pinadalang imbitasyon. Sa hanay ng Senado, nasa 23 na ang nag-confirm. Hindi binanggit kung sino ang isang hindi pa sumasagot. 23 so far, right, Digital Boy? But it doesn't mean that the isa is not going. We don't expect 100% attendance, mga congressmen. No? They might opt to stay at their home for personal or medical reasons. No? So we will respect that. SONA will be hybrid. No? We will provide them with the link. No? Para ma-witness nila yung SONA. Inaasahang magja-jam ng signal sa araw ng SONA at mag-uumpisa ng i-lockdown ng Batasan Complex simula sa Webes. Tanging mga essential personnel na lang ang papayagang makapasok. Mobile Journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.